Good morning po. Para sa mga nagtatanong kung paano ko ginagawa ang isang estatwa, karaniwang pamamaraan, panoorin niyo po ang video ito. Pero bago po yan, isang mabilisang intro po muna. Ang video pong ito ay base lamang sa inabot ng aking kalaman at karanasan. Sana po ay magustuhan nyo. Maligayang panonood po! So yun, panoorin niyo po kung paano ko ginagawa ang estatwa tulad ni Bugart. Inihanda ko na yung mga gagamitin kong materyales tulad ng mga bakal. Binilog ko na rin siya. Ikinabit ko na rin siya gamit yung tie wire. Unti-unti ko nang nabubuo yung pinaka-forma niya sa ilalim. Tapos susukatin ko yan para alam ko kung saan yung hangganan. Meter stick lang yung ginamit ko. So ayan, buo na nga siya yung pinaka-forma. Saka ko kinabitan ng screen yung pinaka-pinong mesh. Lagyan ko yan para dyan kakapit yung simento para bakante yung sa loob. Naghalo na nga ako ng buhangin, simento, tsaka tubig. Okay lang na kahit medyo basahin ng ating halo para kumapit na siya ng todo no sa screen. So ayan, unti-unti na nga natin nilalagyan yung ating pinaka-forma. Babalutin ko lahat yan ng pinaghalo kong simento at buhangin. Tapos papatuyin ko yan mga isang araw bago itayo sa kanyang pwesto. Yan po yung pinaka-footing niya para matibay yung pagkakatayo. Inumpisaan ko ng i-form yung bawat detalye ng kanyang mga parts. Sa bandang ibaba ko nagumpisa para makita ko yung proportion niya pataas. Inuunti-unti kong tapalan yung bawat detalye niya hanggang sa makita ko yung mga dapat pang baguhin. Habang patuyo yung simento na inalo ko, unti-unti ko na siyang inuukit kasi mahirap pag tuyong-tuyo na ang simento. Habang pinapatuyo ko yung ibang parts, ay nagtatapal naman ako doon sa iba. Tapos ay uukitin ko na yung mga detalye niya. Sa ganitong klaseng trabaho, kailangan ay magtyaga hanggang sa maabot natin yung pinakatuktok. Dito sa part ng ulo, ito ang maraming detalye o matrabaho. Tulad ng sa tainga, sa may ilong, kailangan na pantay, pwedeng patangusin, huwag nang patambukin. Sa may parting labi, kailangan medyo makinis yung lips. Pero itong ginagawa ko, hindi siguro ito makakapagmaritis. Nakatikom lagi ang kanyang bunganga. Ito naman yung bahagi ng kanyang mata. Ito po yung maraming detalye. So ayan, tapos ko nang ukitin. Ang susunod kong gagawin ay ang paglalagay ko na ng skin coat. Maghahalo ako ayon sa tamang oras ng kanyang pagkatuyo. Kailangan ang halo ay malagkit, huwag masyadong malabnaw. Gamit ang magkaparis na palita, unti-unti ko nang nilalagyan ang buong parts. Pagkatapos ay patutuyuin po ng isang araw, saka lilihain na. Madaling pakinisin ng liha kapag tuyong-tuyo siya, yung skim coat o yung masilya. Pagkatapos maliha lahat ay ang pagpintura na ang susunod. Pwedeng mag-first coating muna ng flat latex white o kaya idiretso na ng pagpintura yung kulay niya talaga. Dito naman sa mukha, lalagyan na natin ng pintura yung mga detalye, bawat parts ng mukha. Yung kilay, yung mata, yung labi. Kailangan maganda yung lips niya para yung mga walang kapartner dyan, dito na lang kayo humalik. Makipag-kissing scene dito kay Bugart. Nandito lang siya, naghihintay sa inyo sa may tagpuan, Hell and Risto Bar. Dito lang po yan, banda sa may GRS, sa paglagpas ng tulay, sa may boundary ng GRS. Oh, yan na po yung pinaka-finished product natin ngayon, si Bugart. Isa siyang statwa. Para po sa mga bago lang sa aking YouTube channel, Mang Chard, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos tulad nito. Yan po ang kwento ng aking buhay pintor at buhay skultor na rin.
Maraming salamat din po sa aking mga followers sa aking Facebook account. Ganun din po sa lahat ng viewers ng aking mga Reels video sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat.